Umabot na sa limit ang laban ni Gojo sa turuan ni Ryomen Sukuna, but the difference is that ngayon ay nagluluha na ng dugo si Ryomen Sukuna kahit nakasama niya pa si Mahoraga. It is the updated we, but kung nagugustuhan mo ang ating chapter reviews ay siguraduhin mo nang nakalike, nakasubscribe at na-ring mo ng bell button. Though before you proceed sa video na to, siguraduhin mo munang napanood mo ng ating previous chapter reviews ng Jujutsu Kaisen chapter 229 at ang spoiler review naman natin para sa Jujutsu Kaisen chapter 230 spoilers. But after all of that has been done, mag-proceed na tayo ngayon sa chapter at hand. Makita natin dito na matapos ngang ma-deploy nitong si Sukuna, itong si Mahoraga ay makita din natin ito sa live stream nitong si Maymay. Although gulat na gulat din itong si Maymay sa nakikita niya sa kanyang sariling live stream, nagbigay pa rin siya ng explanation. Sinabi niya na ang nasa harapan nila ngayon ay si Mahoraga, ang Shikigami na itinuturing na ang crown jewel ng Zenin family. It's as if ito ang kanilang trump card or ang kanilang special weapon pagdating sa kanilang buong pamilya. Binigyan ng additional information ito ni Choso habang sinasabing ang ability ni Mahoraga ay ang mag-adapt sa kahit na anong atake. Kaya napatanong bigla si Yuji habang sinasabing maging ang unlimited void daw ba ay na-adapt din ito. Which is clearly obvious naman, diba, dahil nakita naman natin na within just one slash ay nawasak ni Mahoraga ang barrier ng unlimited void ni Gojo. Ngayon ang dahil nga sa nawasak na ang domain expansion barrier ng Honored One, may kita natin na nakakagalaw na naman itong si Sukuna at may kita natin ang napakatinding art style ng pagkakadrawing dito ni Sukuna at nitong si Mahoraga, wherein may kita natin na nag-heal pa lang ang damage na na-inflict ni Gojo sa dibdib nitong si Sukuna at itong si Mahoraga naman ay napakalaki talaga in terms of size. Ngayon some might misunderstand pero hindi pa completely nakatayo ng maayos dito si Mahoraga at nakakrouch pa siya at the moment. Isipin nyo na lamang kung sakali nakaayos ng postura si Mahoraga, makita natin kung gaano kalaki ang difference sa laki nila ni Sukuna. Ngayon nabanggit naman dito na ine-expect naman talaga ni Gojo Satoru na isasummon or ide-deploy nitong si Sukuna si Mahoraga para nga i-counter ang kanyang limitless maging ang iba pa niyang mga technique including his domain expansion. Nakita din natin sa previous chapters na ginamit ni Sukuna ang will ni Mahoraga para mag-adapt sa mga atake ng kanyang makalaban, tulad na lamang ng laban niya kay Yorozu. Meaning hindi kailangan mismong si Mahoraga ang mag-adapt sa mga atake para lamang makapag-adapt sila sa susunod na paggamit nito. Ginagamit din minsan nitong si Sukuna ang kanyang sariling katawan sa proseso ng pag-adapt. Therefore, paglabas ni Mahoraga eh meron na agad siyang immunity sa technique na ina-adapt nito. Lessening the risk dahil kung sakali nga namang isamon ni Sukuna si Mahoraga at ma-one-tap ito ni Gojo eh hindi niya ito papakinabangan. Pero right there and then ay na-realize agad ni Gojo Satoru na hindi si Sukuna ang nag-endure ng sure hit effect ng kanyang unlimited void dahil kung nag-endure nga nito si Sukuna hindi niya ma-deploy at hindi niya magagawa ang chant para palabasin si Mahoraga. Nangangahulugang merong isang entity na nag-endure ng sure hit effect nito para mailigtas itong si Sukuna. But that certain entity ay kailangang nasa loob mismo ng barrier ng domain expansion ni Gojo Satoru para nga naman matamaan siya ng sure hit effect nito. And then we get to see a perspective mula sa six eyes nitong si Gojo as if nakikita niya at nasisitro niya maging ang dalawang souls na nasa loob ng katawan ngayon ni Megumi, ang soul ng King of Curses at ang soul ni Megumi Fushiguro. Now it only implies na ginamit ni Ryomen Sukuna ang soul ni Megumi Fushiguro para magsilbing meat shield na sasalo ng burden ng sure hit effect ng unlimited void na domain expansion nitong si Gojo. Now as you can see in this specific panel coloring, talagang nasa uluhan nitong si Megumi Fushiguro ang will ni Mahoraga. It only means na ang soul talaga nitong si Megumi Fushiguro ang ginamit nilang medium sa process ng adaptation. Kaya nasa lo ng utak ngayon ni Megumi ang overflowing amount of information tulad na lamang ng nangyari kay Jogo. For that specific reason, Megumi is in a very sorry state ngayon dahil matapos nga namang patayin nitong si Sukuna ang kanyang kapatid na si Tsumiki gamit ng kanyang sariling katawan, ang kanyang sariling curse technique. Ngayon, sinalo naman niya ang napakatinding damage na inflict sa kanya ng domain expansion ni Gojo. Ngayon, some might say paano yun nangyari. There is an explanation mula sa konteksto ng chapter na ito. Nasabing ang dalawang domain expansion na Malevolent Shrine at Infinity Void ay nagka-cancel out ng each other's sure hit effect perfectly, meaning wala talaga nakakalamang sa sure hit effects ng dalawang ito. However, nagkakaroon ng difference pagdating sa conditions. Nasabi ditong ang condition ng Unlimited Void ni Gojo Satoru ay nagbibigay ng sure hit effect sa lahat ng entity na nasa loob ng domain expansion barrier niya. However, sa Malevolent Shrine naman, ang condition ni Sukuna ay ang tamaan ng sure hit effect ang lahat ng entity na nasa loob ng range except sa kanyang sarili. So kung perfectly balanced ang sure hit effect ng domain expansions ng dalawang karakter na ito, it only means na nagka-cancel outan lamang sila sa mga areas na inaabot ng conditions nito.
Kaya doon sila ngayon nagkatalo ng Malevolent Shrine at ng Infinity Void. Dahil tulad niya nang nabanggit, ang kahit na anong nasa loob ng barrier ni Gojo Satoru ay tatamaan ng sure hit effect nito. At si Sukuna naman ay naglagay ng exception sa kanyang sarili. It only means na ang parte ng katawan ni Sukuna na hindi tinatamaan ng sure hit effect ng Malevolent Shrine ay naka-expose ngayon sa sure hit effect ng Infinity Void ni Gojo. Now because of that exposure, meaning tinatamaan ng sure hit effect ng Infinity Void itong si Sukuna. Right from the start, mula pa lamang sa pinakaunang domain expansion hanggang sa pagkatapos ng ikalima nilang paggamit ng kanilang domain expansion, ay tumatamo ng sure hit effect itong si Sukuna. Subalit, ang ginagamit niyang medium sa proseso ng pag-adapt ay ang Soul ni Megumi. And it just happens na sa ikalimang beses na saluhin niya ang sure hit effect ng Infinity Void nitong si Gojo Satoru, eh nagawa niya ng kumpletuhin ang ritual para nga makapag-adapt na si Mahoraga, kaya nailigtas siya nito. Dahil paano na lamang kung sakaling kailangan niyang tamaan ng sure hit effect ng Infinity Void ng 7 times or 6 times, siguradong patay na siya ngayon dahil wala sa kanyang magliligtas nang tamaan siya ng sure hit effect ng Infinity Void sa ikalimang clash nila ng domain expansions. Dahil as you can see from the previous chapter, hindi na nagawang i-block ng sure hit effect ng Malevolent Shrine ang overflowing sure hit effect mula sa Infinity Void dahil nga nasira na agad ang domain expansion nitong si Sukuna nang maunang makalatag si Gojo ng kanyang Unlimited Void. And kung naguguluhan kayo sa parting yon, just think of it as unang nangyaring apat na clash ng kanilang domain expansion eh nakakaya pang itik ni Sukuna at ng kanyang physical na katawan ang ginagawang sure hit effect ng Infinity Void dahil nga sa maliit na portion lamang nito ang hindi nakakounter ng kanyang Malevolent Shrine. However, sa ikalimang clash, completely na take over na ng Infinity Void ang buong area kaya hindi na kayang i-endure pa yon ang katawan nitong si Sukuna unlike the previous 4 battles kung saan maliit na portion lamang nitong kanyang sinasalo. Ngayon, napakalala sigurado ng tinamo ng utak at ng soul ni Megumi dahil kung ang mga tao nga na nasa loob ng Shibuya, specifically sa B5 sa station na kung saan ay ginamit ni Gojo Satoru ang kanyang domain expansion for a mere split second, ay napilitan ang mga taong yun na mapatapon sa isang state of coma dahil nga hindi na kinaya ng kanilang mga utak ang overflowing na information na naibigay sa kanila ng Unlimited Void. Paano na lamang itong si Megumi na despite being a sorcerer nga, eh sinalo ang sure hit effect ng Unlimited Void not just once, not just twice, kun hindi 5 beses pa. Just for the sake of Sukuna's survival at para lamang magawa ang proseso ng adaptation ni Mahoraga. Ngayon matapos masira ni Mahoraga ang barrier ng domain expansion ni Gojo Satoru, ibinalik na uli ni Sukuna si Mahoraga sa loob ng kanyang shadows. Hindi natin alam specifically kung anong rason, pero alam ko namang hindi ito ibabalik ni Sukuna para lamang mag-enjoy pa. Maaring ayaw i-risk ni Sukuna na maaring mapatay ni Gojo si Mahoraga at hindi niya na ito pakinabangan pa dahil maaring ang Unlimited Void pa lamang ang nagagawa nitong i-adapt at hindi pa ang iilan niya pang mga curse techniques na hindi pa nadi-display. Nang dahil dito pinagtawanan siya ni Gojo Satoru habang sinasabing natatawa daw siya kay Sukuna na napaka-desperadong lumaban at kahit na anong countermeasures ay ginagawa para lamang matapatan siya. In response, inamin naman ni Sukuna na talagang alam niyang magiging isang napakalaking balakit ng Unlimited Void nitong si Gojo Satoru kung sakaling sila'y maglalaban. Kaya right from the start ay gumawa na siya ng paraan para magkaroon siya ng immunity laban sa Unlimited Void. Dito na rin nabigyan ng explanation kung bakit hindi gumagamit ng 10 Shadows Curse Technique itong si Sukuna sa kanilang laban ni Gojo Satoru. Nabanggit niya dito na sa loob ng kanyang domain expansion, hindi niya magagamit ang kanyang domain amplification dahil it is a fundamental rule nga na sa loob ng iyong sariling domain expansion, hindi mo pwedeng gamitin ang Curse Techniques mo kung hindi ang sure hit effect lamang na naka-imbue sa iyong domain expansion. And tulad ng nabanggit kanina, merong portion ng Unlimited Void sure hit effect ang palaging tumatama dito kay Sukuna at na-endure na yon sa pamamagitan ng paggamit ng will ni Mahoraga. So meaning right from the start ay na-deploy na talaga nitong si Sukuna ang will ni Mahoraga and it's just in-apply niya yon sa Soul ni Megumi kaya hindi yon makita ni Gojo Satoru physically. All the more while using Megumi Fushiguro's soul as a meat shield. So ngayon wala nang rason para sabihin pa nating nagpapartida pa itong si Sukuna at hindi ginagamit ang 10 shadows ito si Megumi Fushiguro dahil right from the start ay talagang binamaximize niya na ang kanyang luck at ang lahat ng kaya niyang gawin para matapatan si Gojo. Ngayon, some of you guys say na masyadong biased ang reviews natin. However, right, honestly, from the start of the fight ay nasa panig pa sana ako nitong si Ryomin Sukuna at talagang inaasahan ko na babalagbagin niya dito si Gojo. However, we can see from the previous chapters na talagang nangingibabaw si Gojo at talagang si Gojo ang napapaboran sa laban. At kung hindi yun ang napapansin mo sa mga nagdaang chapter na yon, it only means one thing, ikaw ang biased sa laban na to.
But mag-proceed pa rin tayo sa kwento ng chapter. Naisip naman dito ni Gojo na kahit na ginamit nitong si Sukuna na medium ang soul nitong si Megumi para magawa ang process of adaptation ni Mahoraga, still hindi pa rin yun matatawag na result adaptation. So it only means na hindi pa talaga completely immune itong si Sukuna at itong si Mahoraga sa kanyang limitless at sa kanyang unlimited void. Na temporary lamang ang nagawang adaptation itong si Mahoraga sa kanyang domain expansion. Kaya kung sakaling ilalatag na naman niya ang unlimited void, mapipilitan itong si Sukuna na isamon si Mahoraga para directly itong mag-adapt sa kanyang domain expansion. And by then, iwa-one-tap niya ngayon si Mahoraga para hindi na tumapakinabangan ni Sukuna. Napaka-decisive na dito ni Gojo Satoru at ginawa na din niya ang hand seals sa pag-deploy ng kanyang unlimited void. However, hindi man lamang nag-prepare si Sukuna at napaka-calm pa niyang sinabing hindi na maide-deploy ulit ni Gojo Satoru ang kanyang domain expansion. And in the next panel, we get to see na nagkakaroon na ng napaka-severe na nosebleed si Gojo. If you had watched the previous video, ibig sabihin lang alam mo na kung ano ang gist, kung ano ang dahilan kung bakit nangyari to kay Gojo. Nasabi dito ni Sukuna na sa pamamagitan ng pagpapabilis or pagre-refresh nitong si Gojo ng kanyang burnt out curse technique nagkaroon ng napaka-severe na damage sa kanyang brain. Nasabi niya na sa utak ng mga Jujutsu Sorcerers right around the prefrontal cortex merong parte ng utak na kung saan ay naka-engrave ang tungkol sa curse technique. At dahil na nga sa binabago at ginagalaw ni Gojo Satoru ang mekanismo ng kanyang sariling curse technique sa pamamagitan nga ng pag-refresh ng cooldown nito mula sa paggamit niya ng kanyang domain expansion, nagkaroon ng severe na damage sa parteng ito ng kanyang utak. And that's not the worst dahil hindi lamang yung ginawa ni Sukuna ng isang beses, hindi lamang dalawang beses kung hindi apat na beses at ikalima na nga sa ginagawa niyang ito ngayon. However, si Shoko ay kalmado pa dito habang sinasabing alam daw niya na constantly hinihil or para bang constantly gumagamit ng reverse curse technique si Gojo para ihil ang kanyang sariling utak dahil way back din nga mula pa sa Hidden Inventory Arc ay talagang inamin ni Gojo na gumagamit siya ng reverse curse technique constantly para ihil ang parte ng kanyang utak na na-exhaust sa paggamit ng kanyang limitless unendingly. Dahil kung hindi nyo pa alam, dahil nga hindi tina-turn off ngayon ni Gojo ang kanyang limitless, constantly niyang ginagamit ang kanyang reverse curse technique para ma-recover ang kanyang mga nagagamit na cursed energy at para na din hindi completely ma-drain out ang kanyang sariling utak. Ipinamumukha ni Sukuna ang difference ng paggamit niya ng reverse curse technique sa kanyang katawan at sa kanyang sariling utak. Sinabi niya na hindi ganun yun kadali at kahit na magawa pa ni Gojo mailatag ulit ang kanyang unlimited void, doon na rin magtatapos ang kanyang buhay dahil nga na-reach niya na ang limit and anything beyond that will be certain death. At dito'y nasabi niya pa na kahit daw mailatag din itong si Gojo Satoru ang kanyang domain expansion, hindi yun magiging sapat dahil hindi na yun magiging precise dahil nga nasa limit na siya at hindi niya na yun makokontrol na kasing accurate ng ginagawa niya before. Therefore, ang kailangan na lamang niyang gawin ay maglatag ng kanyang sariling domain expansion at sa paglatag niya ng malevolent shrine niya this time ay magkecreate na siya ng barrier para hindi na makatakas si Gojo at matrap na siya sa loob. Sinabi niya pa na habang pinuputol-putol niya ang buong katawan ni Gojo Satoru ay mag-a-adapt pa siya sa infinity nito. Para bang gustong-gusto niyang durugin itong si Gojo Satoru sa laban na ito with a complete 100% victory. At kung iisipin pa natin, in the instance na magawa talagang magkapag-adapt nitong si Sukuna sa infinity or sa limitless, magagawa niya ng talunin ang kahit na sino mula sa Gojo clan kahit na sa susunod pang mga generations. Kahit pa sabihin natin may mag-emerge na bagong sorcerer na magiging mas malakas pa kay Gojo, as long as ang fundamental ng kanilang curse technique ay ang six eyes, ang limitless or ang infinity, magagawa niyang talunin ang individual na yon. Before niyang ilatag ang kanyang malevolent shrine, nagpaalam muna siya kay Gojo Satoru at ininsulto pa niya si Gojo habang sinasabing tinagurian lamang daw si Gojong the strongest dahil hindi siya ipinanganak at wala siya sa current era na ito. Further adding up that Gojo is an ordinary guy na parabang pinamumukha niya na kung sakaling nabuhay siya sa modern era kasabay ni Gojo ay hindi maibibigay kay Gojo ang title na strongest dahil mas malakas siya dito. But right after opening his barrier technique, agad na nag-collapse ang temple ng malevolent shrine at nagsimula nang magkaroon ng very severe din na nosebleed itong si Sukuna kasama ng pag-iyak niya ng dugo. Ngayon kung napanood nyo ang ating spoiler video, dito magkakaroon ng another revision sa information na naibigay natin sa previous video na yon. Nabanggit dito na hindi dahil sa nagtagal ng below 10 seconds, itong si Sukuna sa loob ng unlimited void kaya siya nagsustain ng ganitong damage. Nabanggit dito na wala pang 10 segundo ang itinatagal mula nang tamaan siya ng sure hit effect ng unlimited void
ay nagtamo na at umepekto na agad ang blow na tinanggap niya mula sa Unlimited Void Sure Hit Effect. Ngayon tulad din ang nasabi natin sa previous video, maaaring ginamit niya ang soul ni Megumi para gawin itong Meat Shield laban sa Sure Hit Effect, pero still tinamaan pa rin ng kanyang physical body. For the main reason na hindi nga nakakancel out ng kanyang malevolent shrine Sure Hit Effect, ang Sure Hit Effect ng Infinite Void na tumatama naman sa kanyang katawan nang dahil lang nga sa difference ng conditions ng kanilang domain expansions. Nang dahil nga sa napaka-severe din na damage na natanggap nitong si Sukuna, hindi na din siya pwede ngayon maglatag ng kanyang domain expansion. So it only means one thing, matatapos na dito ang pag-spam ng kanilang DEs at hindi na nila yun magagamit muli. Kailangan na nilang mag-resort sa panibagong fighting techniques, bagong fighting styles, which means we won't be seeing a clash of domain expansions between these two characters anymore. Pero maaari din namang mangyayari yun kung sakaling makarecover pa sila. Nang dahil dito, pinagtawa na ni Gojo Satoru si Ryomen Sukuna dahil nga matapos siya nitong insultuhin, agad itong nag-backfire sa kanyang sarili. Pero it's as if para bang ine-expect talaga ni Gojo na magkakaroon ng ganitong epekto dito sa utak ni Sukuna, pero delayed lang talaga ang mangyayaring damage. Matapos yun ay itinuro ni Gojo Satoru ang mga crows na nag-create ng live stream gamit nga ang curse technique ni Maymay, habang sinasabing dahil nanunod ang kanyang mga estudyante ay kailangan niyang mag-show off. And then we get to see na talagang nagbabalik na ang ngiti sa mukha ng mga allied sorcerers, especially itong si Yuta na talagang napaka-tensed up na sa lahat ng nagdaang chapter. Maaring dahil sa kinakaban siya dahil nagsabi nga siya kay Gojo na makikipag-switch siya kay Gojo sa pakikipaglaban kay Sukuna kapag hindi na nito kayang lumaban. Ang King of Curses naman walang nagawa kung hindi ang tumingin na lamang kay Gojo nang walang sinasabing kahit na ano, dahil wala naman talaga siyang magagawa, hindi na din niya mailatag ang kanyang domain expansion. Ang natitirang choice na lamang ni Sukuna ay ang umasa sa kanyang curse technique na ang cleave at ang dismantle, at ang paggamit niya ng Ten Shadows technique na maaaring hindi niya i-deploy dahil wala naman siyang i-adapt kay Gojo at pwedeng ma-one-tap lang yun ni Gojo. So you might say marami pang curse technique si Sukuna na hindi niya pa nailalabas, tulad ng flame element at ang paggamit niya ng parabang mga weapons na nagmumula sa kanyang tattoos. Pero i-disregard na muna natin ang tungkol sa mga bagay na yun dahil yun ay theories pa lamang at hindi pa yun nadi-display ni Sukuna. Maaring may mga conditions na kailangang i-met bago nyo yun magamit, kaya hindi pa natin yun pwedeng ipasok sa range. But for the very last page, makita natin na isa itong double spread page na kung saan ay ginamit na naman itong si Gojo ang kanyang infinity para hilahin si Sukuna papalapit sa kanya, at si Sukuna naman walang nagagawa dahil wala nga siyang counter sa infinity kung wala si Mahoraga. At sa paglapit nila sa isa't isa ay nagkaroon sila ng exchange of fists wherein ang tumamang kamao ay ang suntok nitong si Gojo Satoru. With a very devilish smile, dahil alam naman natin na pagdating nga sa mano-manong hand-to-hand close quarters combat ay nakalalamang itong si Gojo Satoru. I also think na hindi gagamit ng curse technique carelessly dito si Gojo dahil nga makita nating nasa ulo na ni Sukuna ang will ni Mahoraga. If ever, ang pwedeng gawin dito ni Gojo ay ang gumamit ng isang napakalakas na technique na papatay kay Sukuna within just one shot na hindi niya na magagawa pang i-adapt. And I think that will be a maximum technique na ang white or ang black. But that is where the chapter ends, with an editor's note, isang linya na nagmumula kay Yorozu na nagsasabing, "I have more to teach you about love and the ultimate strength and solitude it brings." Now that is a hint na siguradong sa susunod na chapter ay maaring maikonekta na ang binigay na curse technique or weapon or kung anumang inabot ni Yorozu kay Sukuna bago siya mamatay. Now as for me, I only have two expectations sa kung anuman ang bagay na yun na maire-reveal na sa susunod na chapter. Maaring yun ay ang perfect sphere na walang kahinaan na kahit na ano. It's just that nadaya din siya ni Sukuna gamit itong si Mahoraga at nakapag-adapt sila dito, kaya nasira nila yun with ease. And for the other one, nakuha ko naman ang idea mula kay Jake Michael at Cubanas mula sa comment section na nagsasabing maaaring nakapag-construct ng isang curse tool si Yorozu na ibinigay niya kay Sukuna. Specifically, ang tinutukoy dito ni Michael ay ang kanyang trident na nakita nating gamit ng kanyang original form way back in the Hayan era, pero pwede rin namang ang ibang weapon din yon, tulad na lamang ng ang inverted spear of heaven. Pero yun na lamang lahat para sa video na ito, and surely hindi na magtatagal bago ma-release ang chapter 231 spoilers, which will be bukas na. Kaya stay tuned lang dahil hindi na magtatagal ang pag-iintay nyo. Kung nakarating ka sa huling parte nito ng video, surely you had a great time, kaya mag-iwan ka na ng like, subscribe, at i-ring mo na din ang bell button. It is the Updated Weeb, and I'll see you on the next one.